Magandang araw, klase. Ngayong araw, ang tatalakayin natin ay tungkol sa Ibong Adarna. Ito ang kabanata isa, ang hiling ng makata. Handa na ba kayo? Tara na, umpisahan na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Kabanata isa, hiling ng makata. Narito ang buod. Mayroong isang tao na nagsasalita at kinakausap niya ang Birheng Maria. Inaamin niya kung gaano kahina ang kanyang katawan at isipan. Humihingi siya ng kaliwanagan ng isip at gabay para siya ay hindi gumawa ng masamang hakbang at siya ay di maligaw sa kanyang mga paglalakbay. Bakit nga ba mahalaga ang kabanata isa, hiling ng makata? Ang kabanata isa ay mahalaga sa kabuuan ng Ibong Adarna dahil unang-una sa lahat, ito ang simula ng korido. Ito ang nagbubukas ng buong kwento at dito ay makikita na natin ang katangian ng pangunahing karakter. Itong katangian na ito ay mahalaga dahil habang binabasa ang mga sumusunod na kabanata, makikita natin na nagagamit niya itong katangian na ito sa madaming mahalagang bagay at may hirap na mga problema na sasalubong sa kanyang buhay. Pagsusuri sa kabanata. Saknong isa, O Birheng kaibig-ibig, ina naming nasa langit, liwanagan yaring isip ng salayo'y di malihis. O Birheng kaibig-ibig, itong taludtod na ito ay isang halimbawa ng tayutay na panawagan dahil tinatawagan niya ang Birheng Maria kahit wala naman talaga siya sa kanyang harap. Saknong lima, kaya inang matangkakal, ako'y iyong patnubayan ng mawasto sa pagbanghay nitong kakathaing buhay. Kaya inang matangkakal, ako'y iyong patnubayan, makikita muli natin sa mga taludtod na ito na tinatawagan na nagsasalita ang Inang Maria para siya ay patnubayan at ito ay isang panawagan. Saknong anim. At sa tanang nariritong, nalilimping maginoo, kahalingay dinggin ninyo, buhay na aawitin ko. Mahalaga ang saknong na ito dahil ipinapakita rito ang isang paraan kung paano maiinganyo ang mga mambabasang basahin ng korido. Binibigyang papuri pa ng manunulat ang mga mambabasa at hinihingi din niya sa Birheng Maria na pakinggan ang kanilang mga hiling. Kahit hindi magkasunod ang saknong isa at lima, makikita natin na silang dalawa ay magkaugnay dahil parehong saknong ay mahalaga at humihingi ng tulong sa Birheng Maria. Sa unang saknong, hinihingi na liwanagan ang isip para siya ay hindi maligaw. Sa pangalawa naman, hinihingi na siya ay gabayan para gumawa ng mga tamang desisyon. Narito ang mga gabay na tanong. Una, bakit pa binanggit ng nagsasalita ang mga negatibong bagay tungkol sa kanya? Pangalawa, anong magagawa ng Birheng Maria? Pangatlo, ano-ano ang mga katangiang makikita sa kabanatang ito? Narito ang link kung saan ko nakuha ang mga impormasyong inilagay ko dito sa PowerPoint. Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay marami kayong natutunan. Paalam!